Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Jesucristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Uso pa ba ang radyo? 52 minutes, yan ang average time ng mga Pilipino sa pakikinig ng radyo. Ito ay ayon sa We Are Social Digital Report 2023. Sa mundo ng disinformation at misinformation of fake news, isa ang radyo sa nananatiling credible, reliable, and accountable. Malayo rin ang naaabot ng ating airwaves saan man sila naroroon o anumang kultura o paniniwala ang meron sila. Lucho Castillo po para sa The FEBC Report. Sa kasaysayan, isa ang radyo sa pinakamatagal at pinakamatibay na traditional medium for mass consumption. Lalo na sa mga liblib na lugar gaya ng naaabot ng ating broadcast sa 1116 DXAS Zamboanga Radio Komunidad sa loob ng 55 years. Ako po si Pastor Eman Aquino at kasalukuyan na naglilingkod bilang station manager ng DXAS, Your Community Radio. Well, dahil nga dito sa FEBC, ang ating tagline ay Communicating Christ in Our World, ang ating pagkakalatag ng salitang communicating ay by proclamation and demonstration. Kaya nga hindi lang tayo on air, kundi meron tayong on the ground. At yun yung demonstration. No? Pag meron kaming mga kaibigan na nagte-text, mga listeners natin na nagpaparamdam at sinasabi nilang sila'y nakikinig, interesado agad kaming puntahan sila at tingnan yung kanilang kalagayan doon sa komunidad. At doon nagsisimula yung ating outreach. At hinahanapan namin sila ng mga government agencies or private organizations or NGOs na mayroong programa para sa kanilang komunidad o sa kanilang mga pangangailangan. Sa ating broadcast, napatunayan ng mabisa ang pag-abot sa mga komunidad gamit ang heart language, lalo na sa mga isla ng bihirang maabot ng kuryente, TV at internet signals, gaya ng isa sa ating tagapakinig sa Marang-Marang, Isabela City, Basilan. Ako po siya si Rich Cadalimundin, yung 16 years old pa lang po ako, nakikinig na po ako ng DXAX. Kasi yung ano niya, yung salita niya, tausug, pati yung mga salita niya, parang nakakabusog ng puso, nakakatanggal ng ano ba, ng stressor. Habang yung pagod ka, matatanggal talaga yung pagod mo dahil nakikinig ako sa kanya. Habang naghanap buhay ako, kung pwede lang dala-dalain kong radyo sa pagpuan ng kahoy, mula Hulo hanggang dito, sir, dala-dala ko po yung radyo ko. Maraming salamat na nakapunta kayo dito at marami pong nabigyan na mga ano dito, mga listeners natin na sa DXAX. Sabi sa Romans chapter 10 verse 14, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Ito ang dahilan kung bakit patuloy pa rin nating ginagamit ang radyo, ang maging tulay sa kanila. At kalakip ng inyong walang sawang pagsuporta, nagsusumikap tayong abutin pa ng mabuting balita ni Jesucristo ang mga tao, lalo na sa kanilang heart language, within their personal reach. Salamat sa Panginoon at sa loob ng 75 years ay kasakasama na namin kayo. Mahalaga po ang inyong partnership at ang inyong pong pagtugon ay pagpapala sa ministry. Kung ikaw ay na-encourage na makipag-ugnayan sa amin, please feel free to reach out at 0947-333-5605 o sa FEBC Radio Facebook page. Kaibigan, matagal ka na naming hinihintay. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give.
Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.